being, you know, kuskusoy sa heg. Yes, sorry. I'm a part-time constro in the morning. Hello? Hindi, dapat nagpa-picture ka sa anak mo, tapos yun, nirecommend mo yung anak mo. Hashtag child labor. Ayan na. Ayan na. Hi! Oy, like, hello! Kung ano yung constro. Dinadaot mo pa ako, live na tayo. Tama na. Wala pa naman viewers. Ba't kailan ba tayo tumigil nung live ka? Oo nga. Tumigil ba tayo nung nag-live na tayo? Kailan ka ba may pakialam? May nanonood na. Oo nga. Kailan ka ba nag-care? After episode 17, naging conscious. Oo. 17 episodes bago ka naging conscious. Oo. Sa pagtingin ng tao sa'yo. True. Magandang after gabi. 17 episodes. Welcome magandang sa 17th episode ng EMM. Lalo may matututunan. So, kalain mo yun, 17. Oo nga. True. Umabot tayo yung 17, siguro naman diba? May natututunan sila. Ang hirap naman, umabot tayo ng 17, wala pa rin. Wala pala. Wala palang natututunan eh. Saklap naman nun, mabot ka ng 17 episodes, ni isa, wali. Bolera lang pala lahat eh. Bisa dali, 17 episodes na tayo. Batiin naman natin yung bagong pundar na bahay ni Madam. Oh, yeah. Bunga ng freelancing. Charot. Hashtag blessed. Hashtag blessed. Nakapagpundar na po ako ng doorframe. Hashtag blessed. Hashtag, sorry, wala tayong braces. Sandali, hashtag blessed. Blessed. Hashtag blessed. Hindi, bakla, kwento mo yan. Uy, life milestone yan, ha? Milestone yan in life. Ano? Kwento mo yan. Oo, hindi yung hamba, ha? Yung buong bahay. Baka akala nila yung hamba yung milestone. Seryoso, sinimulan ko to nung nag-start din ako mag-work from home. Doon ako nag-start ng amortization. Tapos yun, na-turn over siya actually 2017 pa. Tapos hindi ko lang masyadong pinagpapapansin kasi komportable pa ako dun sa current apartment na inuupahan ko. Eh dahil nagkakaproblema na sa water supply. Kaya ayun, madali ang may tricycle. Madalian ko na siyang pinayos para malipatan na namin. Para hindi na kami mapunta ng tubig. Yun. Hashtag. Pinansin ko siya ng dahil sa tubig. Hashtag. Pero 2017 pa siya na turnover sa akin. Mm-hmm. Yun lang. Hashtag katas ng hashtag freelancing. Freelancing. Hashtag blessed. Not to brag. Not to brag. Humble see, brag. Binanggit niyo. Not to brag. Binanggit niyo pa kasi. Wala nga akong balak. Ano ka ba? Ano yan? Very inspirational yan. Ano ka ba? Life, milestone yan sa buhay, no? Just hindi mo naman yan, magkabahay. Hindi mo naman yan binili para maging influencer. Binili mo yan. unless gagawin mo talaga yung plinano natin. Yung pinag-usapan natin kanina. Ipa-picture. Ay, hindi na. Yun. Pero ganda yun, ha? Bumili ng bahay para maging influencer. Ganda yun, ha? Hindi na, oo. Tapos makabili nga ng bahay para maging influencer. Oo. Yes. Tapos gagawa ka ng vlog from rags to riches. Vlog. Ayun. So, hindi mo sasabihin kung paano mo na-achieve. Basta magkukwento ka lang na umaman. Basta meron kang na-achieve ganun. Susunod na po yung iMac niya. Charot. Itatapulitan ko pa po. Hindi, ayan. So, good evening sa mga nanonood. Nandito tayo sa 17th episode. So, pag-uusapan natin kung bago natin pag-usapan 'yan. Ano, ha, bago mag-introduce ng topic, disclaimer lang kung ano po ang lalabas sa bunganga nitong dalawang kasama ko, bunga ng init ng ulo ay sa kanilang po. Kasi marubdob po ang topic ngayon. Nakakagigil, nakakaano. Basta, malalaman nyo. Di pa ako natutulog. Oo, pagod di pa ako makain. Dahil naghalo pa ako ng semento kanina. So, Gors. Ayun. So, yung topic natin ngayon, pag-uusapan natin yung effort in freelancing. So, A for effort.
paano ba dapat ang effort mo sa client mo, sa trabaho mo as a freelancer? Yun, dapat ba na maging proactive ka, mas umeffort ka, o dapat ba na mag-relax ka lang dahil paklik-klik dyan dahil sumisweldo ka naman every week, ganun, at kampante ka na at hindi ka na mag-effort. Ano ba dapat talaga? Ayun. So, kwento natin yung backstory niyan kung bakit ito yung topic natin. Kwento natin kung bakit. Backstory ng chismosa. Game. Sino? Sino ba? May sino pa ba chismosa dito? Hindi, ikaw. Sino pa ba? Ako. Ikaw. Nakita ko yun. Hindi lang kasi tayo. Hindi lang kasi tayo sarili na sinisa yung nagpo-post. Kadalasa kasi ikaw eh. Hindi, sinend kasi lagi. Yun nung ano, nung trainee ko, na parang merong isang nag-post na parang dapat pa daw bang umeffort sa work niya, eh hindi naman daw siya pamamanahan. So, hindi siya pamamanahan na kliyente niya. So, porket dapat ba mag-effort ka lang kung pamamanahan ka ng kliyente mo? Eh, di ba kung hindi ka nag-effort, tapos nalugi siya, eh di wala ka larong trabaho, wala ka ng mana, wala ka pang trabaho. Mm-hmm. De, parang ang idea ng nag-post is, kung ano lang yung task mo, kung ano yung pinapagawa mo, gawin kung ano lang binayad sa kanya. Oo, kasi yun lang yung binabayaran sa'yo. Kung ano lang yung inuntos sa'yo. So, pag-usapan parang, natin. Huwag ka mag-extra mile, ganun. Mm-mm. Kasi hindi ka naman kumbaga, pamamanahan. May gagawin pa, kaya lang na ubos na yung time mo. Gagawa or, ka. Cultural kasi yan eh. Tingin ko, cultural or, yan. May like, gagawin pa. Like, may nakita kang pwede mo pang gawin, pero dahil hindi yung kasama sa listahan ng task mo, hindi mo gagawin. Kasi unang-una, hindi naman inutos sa'yo. Pangalawa, hindi ka naman babayaran. Hindi naman babayaran. Huwag na. Parang ganun yung idea na inaanan nila. Kasi parang, sabi ko nga, parang cultural siya. Kasi like for example tayo, di ba, nung nag-aaral tayo, medyo mainit ang ulo natin sa mga klase natin, kaklase natin pabibo-bibo. Yung word na bibo, negative yung connotation sa atin. Bida-bida. Jollibee. Oo, yung mga tipong uwian na magtataas ng kamay, magtatanong pa, yan, yung mga putra, yung mga putragis na yan. Galit na galit mga klase kasi gusto na umuwi. O kaya yung mga tipong nakalimutan na ngang may assignment, ipapaalala pa, mama, meron po akong assignment. Mga masarap sa kalin. So, yun yung parang naging negative yung connotation natin ng pabibo tsaka nung bida-bida. Mm-hmm. Which is, I think, parang ini-equate nung nabahan sinininisa doon sa nakita natin na parang bakit tayo mag-e-effort kasi nga yung term na effort parang ini-equate sa term na bida-bida. Parang pagpapabida lang yun pag nag-e-effort ka. Pabida lang. Pero kasi sa akin, like for example, ano yan eh? Isa yan, ano yan? Employee mindset pa din yan. Yun yung, hindi ka yun magbibida. Yung parang ayaw mong magbida kasi confident ka na may trabaho ka pa bukas. Oo. Boss na boss yun. Kaya ayaw mag-effort. Niya. Oo. Kasi ano eh, ako sinasabi ko sa kanila, hindi mo sobrang boss yung client mo. O, nagpapasweldo siya sa'yo, pero partners kayo. Sa, patas ano, kayo. Lalo, yes, lalo kung start-up yan, partner mo yung ano client mo. So, pwede nga hindi mo isipin na ano eh, parang, kaya mo kailangan isipin yung ikabubuti ng ano, nung business ng client mo. Kasi kasama ka rin naman doon ni. Oh, pag lumagapak yun, damay ka eh. Sure. And pag nag-succeed yun, syempre damay ka rin. Ayun. So, I think yung content na yun. Sige. So, yun nga, yung content na yun sa last lang is yung content na yun, feeling ko nga is again, employee mindset. Kasi hindi ka magbibida-bida kasi confident ka, may trabaho ka bukas. Mm-mm. Pero kung alam mo na bukas, pwedeng mawala yon. I am sure, kahit ano gagawin mo. Mm-mm. Kahit magtutuwad ka dyan na walang bayad. Yung parang sa ano din, employee mindset. Yung alam mo yung basta nag-time in ka, kahit wala kang ginawang trabaho, bayad alam ka. Alam mo kasi sisweldo ka eh. Oo, sisweldo ka basta kasi may time in and time out ka. Oo. Hindi naman nila chinecheck kung may natapos ka ba doon sa oras na yun or sa araw na yun eh. So, may mga, di ba nga, may mga nagtatagal tapos wala naman silang ginagawa. Pero sumisweldo sila. So, yun yung ibang mindset na
sa tingin ko mali ng ibang freelancers na porket nakapag-log in sila pero hindi nila tinitingnan kung yung work na nagawa nila, yung output na nagawa nila doon sa araw na yon or doon sa oras na yon ay tama ba doon sa hours na nilog in nila. Kasi walang kahit sinong tao ang everyday 8 hours super productive ka every yung buong 8 hours na yon. Walang tao ganun kahit saan mo. Kahit na mag-energy drink ka, lalamunin mo yung isang tray ng energy drink, hindi ka productive. Lamunin talaga. Hindi ka productive, sira pa yung bato mo. Tapos ano, di ba yung mga energy drink, pag kunwari ininom mo ngayon, palpitate bukas mamawian ka? Bukas naman tulog ka, ganun. So, walang tao ang productive siya ng 8 hours or 40 hours a week. Lalo na yung mga nag 80 hours or 100 hours, sobrang hindi kayo productive. Ang tingin ko, naghahabol lang sila ng oras na kikitain, nabibil. Hindi na, parang, yes, hindi naman lahat yun. Hindi naman lahat yun, may trabaho sila. So, I mean, hindi naman lahat yun ay naging productive sila dun sa trabaho. Hindi siya productive hours. Ayun, ang ano ko naman dyan is, hindi kami, disclaimer muna, hindi kami nagpapaka-righteous dito at hindi namin sinasabing kami super perfect at super gagaling na freelancers. Pero we're parang talking about experience here. Super galing. Super galing. Super galing. Hindi, wala akong braces eh. Super, hindi naman kami nagpapaka-super galing dito, pero hindi din kami nagpapaka-righteous. Anyways, seryoso. Hindi kami nagpapaka-righteous, pero based on experience kasi, actually, kaka-discuss ko din lang to with potential clients sana. Pero unfortunately, CEO pala siya ng isang VA company. Ayoko na mag-under ng company. So, una, si recruitment si tumawag sa akin. Tapos, sabi niya, wait lang. Sabi niya, sinabi ko na ayaw ko na mag-work na under a company and I want to work alone. Tapos, sabi niya, wait lang, kausapin mo muna si CEO. Okay, fine. So, kinausap ko si CEO. Walang nagawa si CEO. O, diba? Ang asim ko. Anyways, yun yung pinag-usapan namin last night. Kasi invite siya. Tinatanong niya ako kung bakit ayaw ko ng under ng company, na VA company. Bakit nagpapaka-independent ako, mas mahirap yon, mas maraming challenge, ganyan. Sabi ko, naranasan ko rin mag-work under a company and I'm not seeing any difference with being in a parang corporate office compared to being under a VA company. The only difference is I'm working at home and that's it. Sabi ko, location lang ang naging difference but everything is the same. May TL ka, may operations, may upper management, and you're being micromanaged, ganyan-ganyan. So, sabi ko, kung ang tinatanong mong reason sa akin, sabi niya kasi, I understand there's a cut in pay. Sabi ko, no, more than the pay, sabi ko. Kasi, working independently, I was able to achieve, in 3 years working independently, I was able to achieve more than what I have achieved working in call center or under a corporate setup for 9 years. Sabi ko sa kanya kasi I can be as proactive as I can and wala akong limit. Ako lang ang magpuput sa sarili ko ng limit. Unlike being under a company, may limit. Alam mo, kahit gawin mo lahat, may limit pa rin. May limit yung promotion, may limit yung pag-upskill mo, you're very limited, you're inside the box, o kung ano lang yung task. Kung hanggang saan ka lang gusto, umangat, yun lang yun. Kung ano lang yung ibigay sa'yo, yun lang. Yung lagi ko sinasabi sa trainees, sorry, pasingat. Yung hanggang, kunwari, may... Sige ka naman. Kasi sa corporate, diba? Kunwari, may ano, may VP, may ceiling, yung president, may VP, may AVP. Yung mga yan, yung mga matatanda na, yung matatagal na. So, kapag nandun ka na sa ilalim nila, yes, kung hindi mamamatay yan, hindi mapupunta sa iyo yung kumpanya, hindi na magre-resign yan eh. Matanda na sila, saan ka sila pupunta, diba? So, nandun ka na sa ilalim nila, nag-aantay ka.
Or pag namatay yan, matanda ka na rin, unting time na lang din yung pagdung ka sa taas. Mamamatay ka na din. Oh, hihintay ka lang din yung nasa ilalim mo. Naghihintayan lang kayo. Yun yung sinabi ko sa kanyang reason, na parang working independently, kaya ko mag-upskill agad-agad. And how was I able to upskill? Unang-una, working directly with the client, aside dun sa initial job description na pinag-usapan namin, of course, I can negotiate kung anong rate yung gusto ko and kung anong rate yung kaya niya, and we can parang haggle and ano yung kaya kong offer. Second, I have the advantage since no one is parang wala akong strings. I have the advantage of parang penetrating pa deeper sa business ng client ko. Like, titingnan ko kung ano pa yung pwede kong maidagdag, ano pa yung pwede kong magawa. It's a win-win for us. I can help the company and maybe they will increase my pay or they will have me promoted. Sabi ko, that's why sabi ko, in 3 years, I was able to be like an independent transaction coordinator. I was able to be parang a property manager. So sabi ko, yun yung hinahanap ko and yun yung klase ng work style, sabi ko, na feeling ko mas gusto kong trabahuin with ng wholeheartedly. Kaya sabi ko, ayoko na mag-work under a company. And I think mare-relate yun dun sa bakit ka pa mag-e-effort eh, hindi ka naman pamamanahan. Well, kung hindi ba ako nag-extra effort on my own, siguro hanggang ngayon is isa pa rin akong general virtual assistant. Diba? Hindi inuto sa akin na mag-extra effort ako. I just did it on my own dahil gusto kong mag-upskill. Gusto kong may matutunan. Hindi man ako nabayaran ng mga previous clients ko na pinagbibuhan ko sa mga susunod kong clients, I had the experience, I had the knowledge, I had the hands-on training para magawa yung task na yun, whereas I can ask for a higher pay. Pero so, kasi I think, gaw lang. Pero I think kasi kailangan nating i-define yung term na effort. Ano ba yung definition kasi natin? Bigyan natin ng standard definition yung effort. For purposes lang of discussion siguro, or para like in the future, sila din mismo. Like, para clear sa kanila ano yung effort. Ang definition ba natin ng effort is yung going beyond kung ano yung napag-usapan, going beyond ano yung yung babayaran. Yung ba yung definition natin ng effort? I-define natin sa kanila kung paano yun. Kasi sa akin, pag sinabi mong effort, is really to go beyond everything na napag-usapan, including bayad. Mm-mm. Kasi ako, in my experience in freelancing, at some point, if you really have concern for the business of your client, mag-e-effort ka talaga. Kasi nga, ang tingin nyo, part sa sarili mo, partners. Mm-mm. Partners kayo, hindi ka-empleyado eh. So, kung ano yung mangyari sa negosyo, definitely mangyayari sa'yo. So, kung hindi ka effort, damay ka pa rin pagbansak. So, ako yung effort sa akin, yun ang definition ko, is yung going beyond kung ano yung napag-usapan, going beyond kung ano yung nasa kontrata. And I think, as a freelancer, it's inevitable. Hindi po pwedeng hindi ka mag-e-effort. Kayo, tingin nyo. Na, oo. Unlike dun sa mga, yun mga sinasabi ko kasi yung iba, yung parang, nagsettle sila dun sa mga data entry job. Tapos magta 10 years na sila, yun pa rin yung work nila. So, ang sinasabi namin is, for example, data entry ka ngayon. Tapos, instead of ginagawa mo lang yung kailangan mong gawin, every, kunwari 8 hours, magta time in ka lang, tapos ini-enter mo yung kailangan mong enter. Baka pwede pag nakausap mo yung client is, kausapin mo siya, alamin mo yung business niya, tapos baka mamaya kasi meron siyang, yung business niya pala, kailangan ng ganito, ng, kunwari ng VA na hindi data entry, tapos alam mo pala yon. So, instead of mag-hire siya ng iba dahil hindi niya alam kung ano yung alam mo dahil hindi mo naman siya kinakausap. So, instead of mag-hire siya ng iba, pwedeng ikaw na lang yung i-hire niya. So, yung rate mo, definitely, tataas yon or ipopromote ka niya. Na mas, kunwari, maging higher pay, higher position. Oo, ganon. So,
Or at least higher pay. Kasi parang sa freelancing naman, parang position don't pay anything. Oo. So at least kung hindi man niya kaya yung higher pay, huwag kang magalit sa kanya. So siguro humanap ka ng next na work mo na magagamit mo na yung dalawa. Kasi dalawa na yung job mo eh. Dalawa na yung kaya mo eh. Skill mo eh. So hindi na ikaw data entry lang, meron ka ng dagdag na skill. So, yung next mo na job, syempre, yung rate mo, mas mataas na dun sa previous na rate mo. At syempre, may dagdag na skill. And it all happened. Ayun. It all happened kasi nag-effort ka. Again, going back to our definition of effort. Effort. Ayun. Meron akong mga certain scenarios, no, to parang Teka, portray yung effort. May question si ano? May question sa comment. What is Sige. The difference? Wala akong monitor effort? Eh. Ulit. Sige. What is the difference? What is the difference? Hard work and effort. Hard work. For us. Hindi kami dictionary sa at saka hindi kami nagbibigay ng standard definition. Pero hindi, I mean, para lang malino kasi baka mamaya akalain yung binibigay natin ay standard definition. Kasi sa akin, standard. When you say hard work, with the, you work within the parameters kung ano yung napag-usapan. Kunyari, ang usapan ganito. Mm-hmm. Then you work hard within the parameters. But when to me, when you say effort, you go beyond yung parameters. Yung going extra mile. Kung nandito nga napag-usapan, oo, lalabas ka. Pero tangay-tangay mo pa rin yung hard work na yun. Mm-hmm. Hard work is parang hard work is something innate, it's a characteristic. Effort, parang an effort is a decision pwedeng... you make. If you want to go beyond or not. Ayun. Tuloy ko yung sinasabi ko kanina. I have like a few scenario dahil sinisingit. Charot. Anyways, ayun. dahil sinisingit na. Uunahan ko siya bago siya sumingit. True. Bago siya sumingit, sige, mamaya na ako magkikwento. May sample din ako. Several situations. Patay ka niya sa several. Several situations ng effort. Ay, sige. Ako na last bukas makalawa pa to. Grabe ka. Grabe siya, dalawa lang to. Parang unang effort is, pwede kasing i-reason out mo para hindi mag-exert ng effort is, ayoko naman mag-upskill eh. Okay na ako sa ganito kasi hindi ko naman kailangan ng, ano, parang I'm just doing this. Hindi kailangan extra. You know, doing this, ganyan. Tapos, dahil, malaki so yun yung reason mo para hindi mag-effort. Walang pangangailangan. True. Do you think that that's enough for you to stay longer in that? Kung ano man yung position lang niyan na gusto mong hanggang dyan ka lang. Hindi naman ibig sabihin mag-effort ka, gusto mong ma-promote agad. Just to keep your client longer, if you want to stay longer, di ba, with the client, at least, exert extra para maramdaman naman client na may concern ka kahit papano to grow, to help the business grow, and kahit papano to grow with the business or to stay with the business longer. Yon yung unang scenario. So, parang ino-oppose ko yung sinasabi na hindi mo kailangan mag-effort dahil yan lang naman yung bet mo at wala naman ang iba. Pangalawang effort is, ayun na nga, if you want to learn more, not because gusto mo ma-promote kay client or magpabibo kay client mo mismo, pwede kasing sa iba mo siya magamit na like ibang client, and you can ask for a higher rate or you can parang mag-iba ng niche or mag-add ng niche. Pangatlong effort para sa akin, which is yun yung talagang ginawa ko, is hindi naman necessarily na mismong doon mo tatrabahuin sa business ni client. Pwedeng halimbawa ako, when I started learning transaction coordination, yung mismong task, alam kong gawin. Pero, I exerted extra time outside work to learn more. Para yung mas bumigat na situation ng mga transactions, ma-resolve ko without parang lahat na lang itatanong mo kay client. Parang try to find the answers on your own. Kahit hindi siya kasama sa unang itinray na titinuro sa'yo ni client, at least mag-effort ka
na ma-learn at i-master kung ano man yung skill mo, current skill mo, na not necessarily na magpa-promote ka or gumawa ka ng iba para lang maging bibo, at least mag-effort ka na i-master yung current skill na meron ka para maging competitive ka, and at the same time, hindi ka pag-iwanan ng technology. So, kung ano yung alam mo ngayon, huwag ka mag-settle doon. At least make an effort to be updated and to learn more. Yun lang. I would agree doon kay sa una ni Mien. Tapos kasi na, nga, yung una na sinasabi ni Mien. Several na ba yun? Sige. Hindi, kasi yung una sinasabi ni Mien, may gusto lang akong ano, bago sumingit. Sisingit lang ako bago sumingit yung isa. yung sa una kasi sinabi ni Mien, I think yung thinking ng maraming tao na yung employee mindset na, ay, may kontrata ako, uh-huh, hindi ako matatanggal. Hindi niya ako pwedeng bitawan kasi may kontrata ako. Again, mm-hmm, no one is indispensable. Tatandaan natin, walang mm-hmm hindi po pwedeng matanggal. Remember yung alam nyo, hindi lang kayo ang nakakaalam. So, pag kayo nag-work lang within the parameters, that's perfectly fine. Pero kung walang hard work, merong nasa labas na may mas hardworking. Mm-mm. At challenge yun, threat yun sa position nyo. Yes. So, yung isa naman na gusto ko rin i-point out is yung sinabi mo kanina na yung gusto mong magpabibo for para ma-promote mm-hmm or what. Ako, sa akin, that's being pabibo for the wrong reasons. Kasi meron tayo mm-hmm yan eh. Dati meron talaga tayo mga kopising ng ganyan eh. Pa-epal, pabibo. True. Talagang alam na alam mo yung Jollibee. Alam na alam mo yung intention na gusto lang magpasikat. Yung uh-oh, hindi naman intention bida-bida yung tumulong sa negosyo. Sa ngayon gusto na yung mag-viral. Or tumulong sa... kaya ba ang sagot? Paano matutong umenglish? Mag-apply ka sa call center. Yan, mga viral na sagot. Yes. Mga viral na sagot. Yung may problema sa bahay, ipatulfo mo. Just go. Kaya ba mga viral na sagot? Oo, just me yun. Kasi ako sa akin ha, pag nagpabibo ka for the wrong reason, mahahalata at mahahalata yan. Lalo na kapag ka nagkahirapan na. Kasi, oh, akin yan, di ba? Pabibo na, oh, kaya ko yan, pero sa totoo lang, hindi mo kaya. Eh, parang pag nagtiwala sa'yo, eh, di, mabubuko ka. Kasi nagpabibo ka lang eh. Langers. Wala ka naman yung skill set yes na yun. Bibo-bibo ka lang eh. Parang pag naniwala sa'yo. Pwede ba ako magsingit? Sadali, sisingitan yung sumingit. Hindi ito yung main point. Go, sige, go. Ko. Kasi may nabasa ako dun sa group na kasali ako. Nakaland daw siya ng client na 15,000 a month. Pero... Dollars. Pero ano eh, foreign, yung buong ano na talaga, yung buong business. Ah, click funnels. So buong business talaga yung iaano niya. Oo. So siya lang ang empleyado tapos lahat gagawin niya. nakakatawa kasi hindi niya alam yung gagawin niya. So sabi ng comment sa kanya, paano mo na land yung client? Scam ba to? Sabi ng mga comments. So paano daw niya na land yung client? So sabi niya, nang wala kang alam lang daw niya doon sa client. Yes, wala siyang alam. Sinabi lang niya daw doon sa client yung mga pwedeng ma benefits ng ClickFunnels, sinabi niya sa client, and napapayag yung client dahil salesperson daw siya before. So ngayon, ang dami ng comments na nambabash siya kanya, pero yung pinaka-ending niya yata is nag-hire siya ng isang tao na alam yung ginagawa for $10,000 a month. So, $5,000. Tawang-tawa ako kasi naalala ko doon sa nagpabibo. So, salesperson daw siya. So, ibig sabihin, posible na magpabibo ka and makuha yung job. Pero kung... Nandun na sa real or gagawin mo na, wali na. Hindi na niya alam, Or pwedeng... Tawang-tawa ako. Nabuisit lang sa kanya yung kliyente. Siguro sa pabibo-bibo niya, sabi ng kliyente, sige nga, tarantado ka, tignan nga natin kung kaya mo. Tignan nga natin. Hindi naman laki niya 15 mil, di. Diyos ko, 5 mil lang na napunta sa kanya para siyang panga. Diyos ko. Ikaw ako lang doon sa 10 mil. Sales commission. Kung ako'y kumikita doon sa 10 mil. Ha? Sales commission yan. Ano? Yung 5,000. Sales commission. Kung ito yung sa commission lang ang kita niya.
Shumars. Eh, kung ako diba? Doon sa 10,000, didiretso na ako sa client. Ako na yung magsasabi, hoy, ako yung gumagawa ng trabaho. Oo. Akin yung 15,000. Diyos ko, yung 10,000 na nga yun, pwede ko pang taasan yun eh, no? Oo. Pwede ko pang taasan yun kasi naka-hostage sa akin si 15,000. Oo. Ikaw may hawak eh. So, parang talo talaga siya. Sabi ko, lalayasan kita. Oo. So, wag gusto ko 1,000 na ititira ko sa'yo. Simulan mo muna. 49,999. Simulan mo muna. Tapos yung tipong hindi na siya makaka-atras. Di ba? Oo. Tapos saka kayong mga kalagitnaan na saka mo banatan. Uh-oh. Pag hindi bumigay yan. Uh-oh. I mean, diba, when you are bibo for the wrong reasons, babalik at babalik sa'yo. Magbabackfire yan. Trust me. True. So, kailangan. Agad-agad. Oo. Makakuha ka man konti, ganyan. Pero hindi yan for long. Makauto ka man, pero hindi lahat mauuto mo. Sige. Oo, yun. Ako ikaw na, madam. Ikaw na. Tapos singit kami habang sumisingit ka. Ay, bawal po. Ito. Siguro, hindi ako mag... siguro magkikwento na lang ako hanggang bukas, ha? Hindi. So, magkikwento. Ayup. Nabanggit niya yung dispensable. So, kwento ko lang kung bakit hindi ka dapat maging complacent na hindi ka mawawala ng job. So, nakwento ko sa inyo before yung nag-iisang nagtagal ko na VA job, di ba? Yung hourly ko. Nag-iisang hourly ko. Yung meron akong dalawang pinagpilian, $5 or $10. Tapos, pinili ko si 5 kasi mas may growth siya. So, tinanggihan ko si $10. That's true enough. Lumagpas naman ako ng 2 years sa kanya. At saka, ang ginawa ko kasi noon, nag-proactive ako. So, yung unang pinapagawa niya sa akin, nagsischedule ako ng Facebook posts. Tapos, ang ginawa ko kasi, dinadaldal ko sila. Tapos, tinitingnan ko kung ano yung magagawa ko pa. Hanggang naging editor na ako ng writers niya. So, 70 yung writers niya. Naging editor ako. Naging writer niya ako. Naging nagtagagawa niya ako ng websites niya. Hanggang dun sa payroll niya, tsaka dun sa pera niya, umabot ako na ako lang kasi yung parang executive assistant daw niya. So, lahat ng tao niya under, mas mababa pa sa akin. So, pag nandun ka sa lugar na yon, nakailang increase na rin ako within 6 months. Tapos, nilagay niya yung hourly rate ko sa US na rate. Parang competitive doon sa US. So, kapag ikaw yun nandun sa posisyon na yon, syempre, iisipin mo na wala nang ending to. Kasi, kailangan niya ako eh. Hindi niya ako malilet go. Mm-hmm. Wala nang gagalaw sa'yo. Wala nang makakaalas sa akin kahit na mag-relax ako. So, hindi ako nag-stop. Naghanap pa rin ako ng job at saka nagpakita pa rin ako ng effort sa kanya. Tapos, dumating yung time na, kasi ano siya eh, liberal, liberal siya sa Amerika. So, political website. Siya kay Trump. Yes. So, against siya kay Trump. Nung nanalo si Trump, medyo nag-lie low dahil yung mga website, binan ni Trump. So, it has nothing to do with what I did. Ginawa ko yung trabaho ko. Walang kinalaman yung effort ko or yung wala akong ginawang masama sa kanya. Pero, nalugi yung website nila. As in, nalugi. Pero, nalugi. Hanggang nilet go na niya lahat kami. Hanggang sa last minute, yung talagang wala na siyang mabigay. So, nilet go niya kami. Tapos, though meron akong top 3 na natutunan sa kanya na gusto kong i-import ngayon kasi para malaman nila yung importance ng effort. Okay, final word. Client. Charot. Sabi niyo pala. Bawal mo na sumingin. Baka makalimutan ko. Okay, final so, word. So, ayun na nga. Hindi pa. So, ayun na nga. So, ano ba yung top 3 na nakinabangan ko dahil sa ginawa ko sa kanya? Di ba, first kong job, nag-Facebook lang ako. Nag-a-ano lang ako ng Facebook. Pero hanggang umabot na ako ng, pwede na akong sabihin, naging editor na ako, naging project,
sinabi ko na nag-project manager ako kasi minamanage ko lang yung project niya. Basta ganun. So, yung mga leads niya. Basta, nag-project manager ako kasi pinamanage ko yung mga projects. Alam ko kailangan may ano pa yun. Alam ko kailangan may training yun. Pero ginamit ko yun sa next clients ko. Promise! Alam ko, okay, diba, okay lang. Huwag kang paliwalag. Natawa lang ako sa definition. Huwag kang ma-explain. Nakakatawa lang yung pagkasabi mo. Pero basta yun lang ha. Paliwalag. Nakaanap ako ng yung mga next clients ko, pag kinwento ko yung ginagawa ko sa kanya. yung pag kinwento ko yung ginagawa ko sa kanya, parang nabibilib sila. Like for example, sabi nung isang client, kailangan ko kasi nang mag-lead sa writers, ganyan. Tapos pag kinwento ko, dati nakahawak ako ng 70 writers, ganun-ganun. So, kung maano sila na, oh, kaya nitong gawin yung kailangan kong pagawa. Tapos, so yun, yung mga natutunan ko na gamit ko sa next jobs ko na nag-increase na rin syempre yung rate ko. Yun yung number one. Number two, yung process niya sa business niya, sa website, gumawa kasi ako ng small business ko. Like, for example, sa kanya, political sa US, alam ko malaki yung ads nakita pag sa US. So, ang ginawa ko, entertainment website sa US. So, gumawa ako ng sarili ko na hango doon sa natutunan ko sa kanya, yung process niya. So, di kumikita ko maliit-maliit doon sa ano niya. So, tapos ngayon, yung process din niya, kasi nagamit ko rin yung natutunan ko sa kanya para makahanap ako ng Pinoy clients kung paano yung pamamalakad nila sa websites nila. So, nakita ko usually pag Pinoy, ano, kuripot. So, ang ginawa ko, yung magagandang aspect niya na ginagamit sa US, ginamit ko doon sa website ko ngayon na Filipino yung audience. Hindi ko kinuha yung mga kuripot moves ng mga website owners dito. So, yung team ko ngayon, handle naman nila yung Filipino website na kinuha ko, hango din doon sa kanya. So, number two yun. Number two pa lang. So, number three. Number two pa lang, hinihingal na siya. Yes. Oo, okay. Kinabang ako dito. Hindi. Nagmamadali ako kasi baka singitan niyo ako. Oy, hindi kami ganyan kagahaman, gaga ka. Hindi ka tulad mo. Ako lang yun. Ako lang pala yun. Natakot pa bakla, oh. Kung may preno naman kami, bakla ka. Naghihintay naman ako, Bix naman. Grabe siya. Hindi, ayun. So, bonus. Number three pala. Hindi pala bonus yun. O, pwede naman. Yung business, yung ginawa kong business, pwedeng number two. Yung number three, yung ginawa kong team ngayon, yung sa Pinoy. Yung bonus ko, bumalik siyang ulit ngayon. So, kasi... online na naman siya. Yeah, hindi na ganun. Kasi, di ba, nalugi nga siya. So, sabi niya, months daw silang naghikahos. Hikahos talaga. So, months silang hikahos. I'm sure, I can imagine. Oo, 'di ba? Kasi for more than 5 years yung website niya, yun yung ginrow niya. Tapos yun talaga yung nagpapakain sa kanila. Eh tapos biglang as in baba yung biglang nawala niya. Yes, dahil nga binan yung websites nila. So, nagkikaos daw sila ganyan. Tapos ngayon lumipat siya sa e-com business. So, e-com. Oh, yes. Dati kasi meron na rin naman siyang t-shirts, ganun. Pero parang nag-concentrate siya doon. So, ngayon daw, paangat na. And yun, kinuha niya ako ulit na VA. So, yung rate ko is mas mataas na doon sa tinang... Yung inalisan kong rate sa kanya noon, mas mataas na yung offer niya ulit ngayon sa akin. Tapos, dalawa pa lang kami. Mm-hmm. Ibig sabihin, paangat pa lang yung company niya. So... Ano ginagawa ko? Nagsischedule ng post sa Facebook. Pero mas mataas na yung rate ko. Kasi ano, siyempre, ang ginawa namin, schedulean ko muna para meron ng foundation. Tapos tsaka pa lang ako papasok pag-aralan yung e-com niya. So, new din sa akin yun kasi hindi ako nag-e-com. So, isang factor din kaya tinanggap ko rin siya. At tsaka siyempre, masarap nga makipagtrabaho sa kanya kasi nga may relationship na nabit. Mm-mm. So, yes, relationship. May matututunan ako. May matututunan ako sa bagong job. Mm-mm. And bumalik yun. Siya dahil alam niya na, nung nalugi pala siya, may utang pa siya sa akin na worth 2 buwan na sweldo. Pero hindi ko siya inaway.
So, kung inaway ko siya noon, kung inaway ko siya noon, hindi siya babalik sa akin ngayon. So, hindi kasi may reason naman kung bakit hindi siya nakapag-file. Yes, so, alam mong hindi. Ganun. Eh, so, syempre, ang ibang tao, ang ibang tao, diba, hindi ganyan eh. Pero di ba, alam mo yung I ibang feel. Tao, di ba, ipopost pa nila. So, yun lang. So, hindi, tsaka ibang tao kasi, usapan ay usapan ta kanila eh. Yes, mga tipong, hindi nila kasi wala ko anong mangyari. Oy, na-experience ko din yun. Yung client nagka-utang sa akin ng more than $2,000. Mm-mm. Lucky, di ba? Nakapanlumo. Personally, nakapanlumo. Pero hindi ko pa rin inaway kasi alam kong may problema talaga sila sa cash flow. Tapos parang patong-patong yung problema niya. Muntik silang mag-divorce mag-asawa, namatay lola niya, namatay tatay niya. Oh my God. Mm-hmm. So, ikaw ba? Maniningil ka pa? Kasi kikitain mo. Masama naman ang ugali mo. True. Okay nang mawalan ako ng $2,000, wag lang akong makarma. Yun yung mas importante sa akin yun. Hindi, kaya nga, yan yung sinasabi natin na kung hindi nag-effort or hindi nag-step out doon sa parameters, walang growth nakasama. True. Kasi kung yun nga, masyado tayong takot, masyado tayong within the parameters lang, ah, kasi ito lang yung napag-usapan, walang growth nakasama yun. Oo, magaling ka. Magaling ka dyan. Pero sa ibang bagay, may gagaling ka pa ba? Kasi normally nga, pag freelancer, sure, ang hanap ng kliyente sa freelancer ay partner, hindi naman empleyado. Ngayon, kung ipapakita mo sa kanya ay magaling kang empleyado, kung magaling ka lang na empleyado, hahayaan ka niya dyan kasi magaling kang empleyado. Pero hindi ka magaling na business partner. Di ba pag kunwari, nagsisimula ka as a freelancer, ideal talaga na marami kang alam. Bago mo mahanap yung niche mo. Like, kunwari, marami kang itatry, marami kang susubukan. Yes, oo. Para yung mga malaman ano mo kasi, kung saan ka komportable, ano yung masaya para sa iyong gawin. So, kung mga start-up yan, kung mga start-up yan, syempre, hahanap sila, syempre nagtitipid pa sila eh. So, hahanap sila ng isang tao na kaya nang gawin lahat nung kailangan nilang magawa. Kasi hindi ano eh, hindi ideal na tatlo pa yung tao mo, nagsisimula ka pa lang. So, ikaw, kung nag-step up ka dun sa last client mo and mas marami ka ng alam, syempre, mas may chance ka dun sa mga startup na naghahanap nung yung mas marami ng alam. So, I think kadugtong yan is yung mga kaiba nating kasamang freelancers na yung masyado nang mukhang pera, yung lahat ng hakbang kailangan parating may monetary na kapalit. Yes, oo. May katapat. For example, ay wala naman yan sa usapan eh. So gagawin ko yan kung babayaran mo ako ng dadagdagan mo ng ganito. Iba yung parang naniniwala na yung meal. Oo, dadagdagan ako sa French fries, tagyan natin 20. Ganon. Hindi ako naniniwala na kasama yan sa know your worth. Hindi yun kasama sa worth. At saka sa effort, hindi yun kasama. Sa effort na lang yun. Kasi yung iba sinasabi nila, syempre kailangan alam mo yung worth mo pag nagpadagdag sila, magpabayad ka. So, hindi ako naniniwala sa ganun. Kasi, papagawa niya less than 10 minutes or kahit hindi niya pagawa, kung alam mong kailangan gawin, kung less than 10 minutes na lang yun or mabilis mo lang gawin, gawin mo na. Ba't hindi mo gawin? Di ba para sa'yo rin? Bakit kailangan yung kahuli-hulihang segundo bayad? Di ba? Kasi kung ganun, lalo pang hindi bibigyan ng trabaho. Yes, di ba? Ikaw ba, lahat ba ng binayaran ng client, kahuli-huling segundo, productive ka. Di ba? Hindi rin naman. So, parang bayad na lang din doon sa hindi ka productive, di ba? Hindi, totoo naman yan kasi pag pinagsuma-suma mo, yung buong oras naman na yan na binabayaran sa'yo, sabihin natin $5 ka per hour, kung susumahin naman natin lahat ng minuto dyan sa isang oras na binayaran sa'yo ng $5, ay very sure at rinabraho mo lang dyan siguro mga 40 minutes, 30 minutes. Kasi I'm very sure, sumilip ka sa Facebook, uminom ka ng tubig, nagkubeta ka. Kaya may Pomodoro technique, yung 25 minutes na talagang focus ka. So, if ako kasi binibilang ko yung Pomodoro. Nag-start akong gamitin yan eh. Productivity ko eh. Ako, adik-adik ako doon. Ilang taong ko na siyang ginagamit. So, kung naka-Pomodoro technique ka, in 1 hour, dalawang 25 minutes, may dalawang 5-minute break ka. Yun palang 5-minute break na yun. 10 minutes in 1 hour, hindi na yun productive work.
Diba? Mm-hmm. So, binabayaran ka pa rin ni client doon. So, kung gusto mong magpabayad ng per ora sa, or sa bawat kilos mo for the client, ay siguraduhin mo din na yung binabayaran sa'yo ni client bawat segundo ay quality. Ibig sabihin, bawal kang huminga, bawal kang tumingin unless sa iba, bawal kang humikab, bawal kang, di ba? Magpapatay ka ng timer. Magpapatay ka ng timer kung pupunta kang banyo. Papatay ka ng timer kung magbe-break ka. Kasi sa Upwork, kung iinom ka ng tubig, ganyan. Sa Upwork, every 10 minutes eh. Kung kunwari, yung screenshot ngayon nasa, kunwari, 10:01. Bilang na yun as 10 minutes eh. Kahit na yung 9 minutes, hindi ka magtrabaho. So, bilang na yun eh. Oo, pero bayad ka na dun sa 9 minutes. Unlike, kunwari, yung mga timer mo, kunwari, time doctor, ganun. Every minute siya nagka-count talaga, wala siyang chunks. So, doon, pwedeng kunwari, pagka-akit ka, di mag-off timer ka kung gusto mo ng bilangan talaga ng segundo. Oo. Oo. Paglilingon ka sa iba, hinto mo yung time mo. Babalik ka lang sa tingin sa laptop mo, saka mo yung on yung time mo. Kasi gusto mo nang kwentahan eh. Oo. Kwentahan pala eh. Nakakahiya naman pag makwenta kang freelancer. Pag makwenta kang freelancer, siguraduhin mo na ang bawat segundo na binabayaran sa iyo ay sakto sa binabayad sa iyo. Siguraduhin mo yung internet mo, pagka-pindot mo, ka-load na. Kasi yung pag-load ng internet yung wait mo, time nun, no? Bayad yun, oo. Diba? Kailangan pakak-pakak yung internet mo, sobrang high keme. Kung gusto mo maging, makwenta. Ay, ano ba yun, makwenta. Oo. Ayun. Kasi, totoo naman yan, hindi yan naiisip ng iba na, kung gusto talaga nila ng kwentahan, o di sige, maglabasan tayo ngayon ng oras. Tingnan natin kung sinong mapapahiya. Pwede naman eh. Parang ano lang yun pwede, eh. Pwede parang naman ano eh. Lang, parang yung mga, alam mo yun, yung mga anak na naniningil sa nanay, tapos yung nanay sasagot, o gusto mo singilin ko yung lahat ng ginasot ko sa'yo mula nung pinanggap ka. Yung parang galing natin eh. Totoo naman eh. Totoo. Kasi kung magkwenta, kung ikaw yung tipo ng freelancer na makwenta, ay, nako, magkakapahiyaan kayo ni client sa sa dami lalo ng mga bagay na... Lalo kung patulera yung client mo, di ba? Ay, oo. Kasi may mga ganun, may mga client na... May mga client favorite na gulay ay patola. Para okay na, oo. True. May mga client basta na parang... Basta ako, naniniwala ako na kailangan mag-effort. Yes, ako rin. Okay, last word. Basta ako yun. Gaga. Riwala ko last word ka. Naniniwala talaga ako na kahit pa sabihin na hindi ako pamamanahan ng client ko. Basta. Tapos tingin taas. Ano may, sa akin yun ha. Sa akin kasi yung rason na hindi ako tatrabaho kasi hindi naman hindi ako papakamatay kasi hindi naman ako pamamanahan. Wala naman sinabi sa'yo magpakamatay ka, gaga ka. Kumain ka, huminga ka, matulog ka. Wala naman yung nagsabi sa'yo yung doktor matulog. Bakit kailangan? Pero ang sinasabi lang is totoo yun, excuse yun eh. Excuse oo, yan. Bakit kailangan it's ni client na excuse. Buhayin ka, 'di ba? Ang pakialam lang ni client is bayaran niya yung effort na binigay mo doon sa business niya. So kung hindi niya nararamdaman na nag-effort ka, edi hindi ka rin niya bibigyan. So siguro last kwento. Pero pwede kanyang bayaran, pero sa susunod, wala ka nang babalikan kasi hindi ka nag-effort eh. Oo. So diba? Ako siguro may last. Nakakalimutan kasi yun ng ibang freelancers na yung wala nga kasing permanente, walang security of tenure sa freelancing. You are only as good as your last paycheck or actually, you're only as good as your kung gaano ka lang kagaling kahapon. Yung lang yun. Yung emergency, hindi mo naman yan hawak eh kahit na napakagaling mo. Kung yung client ko may emergency, wala rin magagawa. Kahit na napakayaman niya noon. Kasi ako nga, so go, ito na yung last kwento ko, promise. Kasi nga yung... Totoo? Naniniwala ka ba? Naniniwala ka ba, Mien? Last kwento niya? We. Hindi. Idadagdag ko yun. Kasi yung client ko na to, sobrang ano siya, sobrang galante siya. So, nung nakikita niya yung, kunwari, dati kasi sa Facebook. Galante pala, ano ba naman bigyan kami? Charot. Sige, papakilala ko sa inyo. Dinimin kami. So, dati sa Facebook sila, tapos inintroduce ko yung Slack. Tapos sabi niya, baka magtagal. Parang in less than an hour, nabigay ko yung Slack, tapos napasok ko lahat nung
nung ano niya, nung mga writers niya. Tapos nakita niya yung efficiency nung Slack kesa sa Facebook group na gulo-gulo. So, sa sobrang tuba niya, namigay siya agad ng $100 na bonus. Tapos, kapag may na-effort ganun or may malaki silang pera or malaking ads, like, yung down payment ko sa kotse ko, siya yung nagbayad. Tapos yung down payment doon sa condo, siya din yung nagbayad. So, hindi ko sinasabi na ipabayad doon sa kanila. Hindi ko sinasabi na ipabayad doon sa kanila. Pero may mga kliyente na galante talaga. At pag nakita nila yung effort, tapos nakita nila na, kunwari yung time na to, nag-effort ka. Tapos yung ads niya, sobrang laki. Kasi siya rin yung client na nag-viral yung article ko eh. So, sabi niya yung kita niya nung araw na yung computer ko pala ngayon. So, gaming computer siya, sabi ko, kasi nga para pang work. Ilang years na siya, okay pa siya. So, dalawang computer namin nung asawa ko, siya rin yung bumili. So, Toroy! Grabe! Dahil, sabi mo, gusto ko rin computer. So, alam mo yung... Ako rin, gusto ko rin computer, ano, gaming computer. So, alam mo yung, ano, di ba? Yung aalagaan mo talaga siya kasi nakikita niya yung effort mo. Ina-appreciate niya yung bawat effort mo. Tapos yung... Oh, pinamanahan ka. Yes. pinamanahan ka. Pinamanahan ka. Pinamanahan ka ng kotse. Pinamanahan ka ng computer. Computer. Pero baligtad. Hindi ako... nag-effort dahil alam kong magbibigay siya. Hindi ko naman alam na ganito siya nung una. Eh. Pero nag-effort pa rin ako. Doon ko parang this is a result of the effort. Oo. Kasi wala namang so, galante na mamimigay sa walang kwentang bigyan. Oo, diba? So, kahit gano'ng kakagalante, diba? Bakit kita bibigyan kung wala ka namang kwentang bigyan? Oo. Like, kahit na nagagawa mo yung trabaho mo araw-araw, pero kung hindi kita nakikita araw-araw or hindi kita nakakasalubong ka, walang nakikitang extra. Walang effort. Yes. Oo. Walang for example, umaga kasi doon. Hindi ka malamagay hello. Gabi dito. Oo. Basta lang ginawa mo yung trabaho mo, tapos nagsisend ka lang ng invoice every week. Ganon. So, wala lang. Parang walang effort na makipag-halubin naman lang sa kanila. Parang there's nothing for the client to remember you. Yes. There's nothing for the client to be reminded. Hindi ka business partner. Empleyado ka lang. Taga-submit ka ng report. Mm-hmm. Tagagawa ka lang ng task. Pero hindi ka business partner. Empleyado ka lang. Kapag may aalisin, kapag may kailangan tanggalin, syempre hindi ka niya kilala. Mauna. Ikaw ang una. Hindi ka kilala niya. Una-una ka. Una man. Mauuna ka. Oo. Mauuna kang matetegi bambam. You might not be remembered or you might be remembered for the wrong reason. Yes. Correct. So, yung intention matters. Hindi lang basta effort ka ng effort, pabibo ka lang ng pabibo. But intention matters. Diba yung parang sinabi natin, episode 1 pa lang yata, sinabi na natin to na freelancing is very karmic in nature. Karma talaga nagpapatakbo sa freelancing. True. Oo, kasi tingnan mo kasi, yun sa akin, di ba? Hindi ko nga siya inaway, tapos bumalik siya kung kailan kailangan. So, hindi mo masasabi. At saka ang freelancing kasi, hindi siya actually work eh. It's a lifestyle. So, kung ano man yung ginagawa mo, magre-reflect doon yung buong pagkatao mo, ugali mo, personalidad mo, pilosopiya mo sa buhay, pinaniniwalaan mo. Values mo. Reflect. Yes. So, naniniwala din ako. And I believe freelancing is a lifestyle. It's not just work. Yes, ako din. So, na ako kasi, naniniwala ako na pag yung work mo is kulong ka pa rin, yung as in hindi ka makaalis, hindi ka makagalaw, yun lang, yung time in, time out, 40 hours, 80 hours, 100 hours. Sa tingin ko dyan, home-based work lang siya. Nagtatrabaho ka lang, pero nasa bahay ka lang. Pero ganun pa rin, para ka rin nasa company pa rin. Kasi hindi ka nakakaalis ko nung oras ko gusto. Yes. Oo. Hindi mo pa rin nakakasama yung pamilya mo, hindi ka pa rin nakakakain sa tamang oras. Nasa bahay ka lang. So, ang tinanggal mo lang talaga is yung commute. Yun lang. Yung guys, sinabi ko sa client kagabi na parang ang naging difference lang is I'm at home and I'm not in lang. The corporate office. Yun lang yung difference. So, yun yung sabi ko, yun yung naramdaman ko. Kaya, feeling ko, mas gusto ko talagang mag-start working on my own kasi mas mamamaximize ko yung mga bagay na gusto kong at ini-enjoy kong gawin and at the same time, kung saan ako mas productive.
Correct. So sabi niya, mukhang wala naman na akong magagawa para makumbinsi ka, pero in case magbago isip mo, sabi niya, dito lang kami. Okay. Charet. Arte, pa-sweet. I mean, sana nanghingi ka ng, ano, ng hamba ng pintuan o kaya a tip. True. Naghingi nga, sana naging ako ng yero. May kasanang donasyon, bakla ka. Oo. Tapos lalo pa siyang natuwa kasi nagpunta daw siya ng Philippines dati. Parang nag-manage daw siya ng HSBC. Ay, sabi ko, oh! Nagtrabaho ako sa JP Morgan before. Ganon. Ganon. May arte talaga. May pek-pek. Parang sinundot lang. Oh! We're watching si Nila. Hello, Nila. Baby doc. Diba? Hello, Nila. Hello, baby daw. Doc. Nausap ko yan kanina. Sabi daw ni Mama Doc. Sabi ko, Mama Doc, ay, si Mika nga pala. Isa nga pala silang rekwang bibi at saka bato. Ayun lang. So, ayan, kumbaga, so, isa siguro na masasabi ko na sa mga nag-iisip na hindi kailangan mag-effort at okay na yung ganyan, hindi ka naman panganahan. Maling-maling. Eh, unang-una, di lang ikaw ang may alam ng alam mo. Diba? So, huwag kang pakakampante. Hindi lang ikaw ang may alam ng alam mo. Marami kayong marami. Alam yan. At so, maraming mas magaling sa'yo. Yes. So, what will set you apart? Ngayon, kung ayaw mo namang i-keep yung client ano mo at ayaw mo namang magtagal sa industry sa na yan, hindi, huwag ka mag-effort. Sus. Hindi, kasi sa akin kasi, pag hindi ka nag-effort, that will spell. Yan ka na naman eh. Pag hindi ka nag-effort, yan yung magiging death ng career mo. Hindi ka uunla, hindi ka industry na to. Hindi ka for forward. Yung sinasabi ko rin na, na for example, nandun ka sa 80 hours ka kailangan magtrabaho para ma-reach mo yung budget mo. Kung hindi ka mag-effort, hindi mo matataasan yung rate mo eh. So for example, at hindi mo mabababaan ang work hours mo. Yes, ang aim kasi diyan is learn ka ng skills para madagdagan mo yung rate mo. Tapos yung trabaho at mo, ma-reduce mo yung mababa. Hours mo. Oo, yes. Reduce yung hours, pero yung sweldo mo, pataas lang. Increase. So, yun yung aim. Oo. So, kung hindi ka mag-aim na ganun, forever kang 80 hours, kasi natatakot ka mag-step up. Mm-mm. So, kapag matanda ka na, nagkasakit bukas ka. Bukas makalawa patay ka na. Yes. Or, correct. 80 or hours. Or ganito, 40 hours na a week, kung magkasakit ka. Nakakaloka na, di ba? Oo. Ako nga, hindi ko kaya. Ako nga, 4 hours na nakaupo ko ng naka-timer, hindi ko kaya eh. Di ba? Hindi ko makaya. Naranasan ko yung 80 hours na yan a week. Hindi dahil yung 80 hours na yun eh nakabill. Kasi nag-exert ako ng extra hours na hindi billed para lang mag-aral. Mm-mm. So, pero parang every day, nakaka 16 hours or so ako na nasa harap ng PC kasi half of that is in-spend ko sa pag-aaral. So, parang, pero kasi yung iba, naka-timer lang. Naranasan ko yung feeling ng ganung katagal na parang, Diyos ko, isang buwan mahigit ko lang yung ginawa at mababaliw na ako, inaaway ko na lahat ng tao sa bahay. Pero ikaw, may ginagawa ka. Yung iba kasi, kampante sila dahil kapapaklik-klik-klik lang sila, kumikita sila. So, kaya okay lang sa kanila na wag na mag-effort and wag na mag-ano. Sabihin nila, bakit ako mag-effort? Eh dito, nagkiklik lang ako, kumikita ako. Pwede ko ipaklik sa anak ko. Iyon ang problema eh. Sa asawa ko. Yung easy money na yan eh. Remember, madaling kitain, mabilis mawala. Babalik at babalik yan. Babalik pag nagkasakit ka, absent ka ng isang araw, edi minus ka ng ano agad, 16 hours, di ba? Eh, pero kung nagsiskill up ka, tapos yung rate mo, naiangat mo, so baka mamaya yung 16 hours mo, yung matrabaho mo ng 4 hours, pero mas malaki pa yung kinikita mo sa 16 hours mo. So, may oras ka pa sa ibang bagay. Diba? So, ultimately, ang goal din naman is maging free ka sa time mo. Kaya, ang goal ng isang freelancer is hindi maging
mahaba yung oras mo and mayaman, hindi yun yung pinaka-goal ng freelancer. Kaya ka naging freelancer para hawak mo yung oras mo and yung rate na... freedom for the word, yes, the word free itself. Yung sinisweldo mo doon sa maraming oras, doon sa corporate world or doon sa maraming oras mo na hourly, masisweldo mo siya ng mas maliit na oras lang ang tinabaho mo. Yun yung tinatawag na work smarter, not harder. True. Correct. I-increase mo yung productivity hindi mo, pero not necessarily yung increasing the hours of work. True. Yes, at hindi kasi hindi ka na productive ng hours. Eh, oh. Sa pagka-smart. Yes, oh. Hindi naman work-wise. Oh, oh. Work smarter. Hindi naman gulang. Hindi naman gulangan. Huwag maging magulang. Hindi ka pa, wala ka pang anak. Huwag ka muna maging magulang. Okay? Eh, marami silang anak. Ko, tsaka mga kliyente. Alam yan ng mga kliyente. Hindi naman tanga yung mga yan eh. Mm-mm. Alam nila yung kung yung mga parang ano na lang trabahuin ng isang task. Alam nila yun. Pero bibigyan na lang. Yung iba, ano na lang. Sige, pagbigyan na lang ganyan. Pero pag may dumating na freelancer na bago, hindi sila magdadalawang isip. Napalitan. Hindi sila magdadalawang isip na palitan ka. Oo. Ang ginagawa kasi, ako dati, kapag feeling ko, halimbawa yung isang task na sa normal na tao na ginagawa yung task, eh, apat na oras lang, tapos na. Tapos ako, mga inabot ako ng 6 hours kasi bago sa akin yon, tapos mabagal pa ako kasi nagsimula ako. Ino-off ko yung timer kahit hindi ko pa tapos. Ako rin. No konsensya kung i-bill yung ibang oras. Ako rin. Pag na-distract ako, ino-off ko. So, oo. Ako. Ay, kasi may mga pagkula talaga ako sa hulog. Oo. Kaya ako na yung talaga magtrabaho. Jogging in place. Oh, tas jogging in place ka muna diyan. Oh, pagkatapos ng jogging in place, ayun. Kasi ako kasi na ayaw ko magtrabaho. Yung gigising ka na maaga, ayaw mo magtrabaho. Hindi mo ka magtrabaho. Pero sa struggling trabaho, hindi ka magtrabaho. Yung bawi, yung hindi mo itrinabaho. Hindi kasi ito katulad nun doon sa corporate na pilitin mo lang gumising, pilitin mong mag-commute, ganyan. Pag time in mo, bayad ka na. Oo, yun yung ginagawa nung ibang nagki-click-click lang. Yun yung employee mindset nga. Like, kunwari, nagki-click-click lang siya, kumikita siya. Eh, gusto kong matulog. Tulog muna kung 3 hours. Halika, ano, yung asawa niya. Click-click mo lang to. Kahit wala kang output. Mag-click ka lang or mag-type ka lang para ano, mabilang yung timer or magluluto na si asawa. Ito yung tatlong times. Ilipat-lipat mo lang every 10 minutes. Oo. Saan ba yun na ba? Bakit pa ganun? Tinuturuan niya mag-click. Hyper-click. Tinuturuan niya mag-click yung anak niya. Para iba yung ano, para iba yung screenshot. Para hindi pare-pareho. Sabagay. Tapos turuan mo yung sa screenshot mo sa Upwork. Sabihin mo, pag nag-screenshot na ngayon, edi okay na, hintayin mo ulit yung 10. So, pagka-screenshot, palitan mo ng screen, ganon. Oo, laos na pala yung kinakabit sa ano, sa electric fan. Sa electric fan. Ano lang yun eh, mouse movement lang yun eh, or mouse movement. Oo, kailangan may type at kailangan, yung time. Oo, tsaka yung screenshot, kailangan mag-iiba-iba kasi pag pare-pareho yung screenshot niyan. Magtataka si client. Tsaka kadalasan, hindi lang kasi nila napapansin yan dahil whole week na na output ang makikita nila. Eh. So, hindi nila alam kung marami ka ba nagawa ng Monday, marami ka ba nagawa ng Tuesday. Kasi pare-parehong oras lang yan eh. Hindi naman nila nabibilang yung output mo kung kailan ka marami, kung kailan. Unless nakatutok talaga si client sa'yo. Eh kung nakatutok si client sa'yo, hindi ka naman makakaganyan. Kasi may kota ka. Yung nangyari sa akin yan. Yung client ko, akala ko hindi siya nag-check. Tapos one time, parang nagtataka siya kasi yung bill ko, parang kompleto yung hours. Eh, konti lang yung transactions. Tapos tinignan niya isa-isa yung mga screenshot ko. Boklo, tinignan niya isa-isa. Tapos nahuli niya na gumagawa ako ng training site for transaction coordination. Sabi niya, ano to? Sabi niya ganun. Tapos, di sabi ko, kasi diba sabi mo, mag-isulat ko yung ginagawa ko para pag nag-hire ng bagong TC, may process na tayong papakita. Kasi nung hinay niya ako, wala siyang nasusulat na process. Te, ang dami kong client na ganyan, walang nasusulat na mga kung ani-kani. So, ako yung nagsastart na magsulat ng process kung paano ginagawa yung eksena. Tapos sabi niya, ano tong ginagawa mo? Sabi ko, hindi kasi diba sabi mo ano? Di, since idle time, and ayoko namang questionin mo kung
wala akong ginagawa, eh di yun, gumagawa ko ng training site. Sabi ko, hindi ko pa dapat papakitain sa'yo. Eh, nakita mo na eh. Dapat papacheck ko sa'yo pagtapos na kung okay na sa'yo or kung may i-edit pa. Tapos yun, abay ginanahan lahat ng klase ng training, pati sales, pinagawa sa akin. Eh di yun yun. Hindi more job. Matribida ka eh. Diba? Charot. Wala pero actually, sinabi lang ngayon para lumusot. Hoy, totoo yun. Ano? Wala na nga ako dun sa client. Hanggang ngayon, sinisika sa akin ng mga utaw dun. Ginagamit pa rin nila yung training site. Oo, pero minsan akala mo lang hindi sila nagsicheck. Pero alam nila yan. Hindi lang siguro okay, nila pinapansin pa kasi ano, ayaw nila mabakante yung ano. Yung... Kasi tumitingin yan. True. Huwag kang pakakampante. Ano, it's either sila ang tumitingin or may inuutusan silang tumingin na isa sa mga kasamahan mo. Oo. Yung ano, yung same client ko na to, kasi nga, di ba yung sinabi ko sa inyo na nag-proactive ako tapos nilipat niya ako sa iba. So, nabakante yung nagsischedule sa Facebook. Sabi niya, ayokong bayaran yung skill mo na nagsischedule ka lang sa Facebook at saka sumasagot sa Messenger. So, sabi niya, mag-refer ka na lang ng kaibigan mo na mag ano na magpa-part-time para ano para mag-schedule sa Facebook. So yung umpisa pa lang kasi natuwa siya sa akin kasi part-time lang ako. Hindi ko sinasagad yung 20 hours. Siguro hindi ko kasi talaga kaya nga magtrabaho pa ng 20 hours. Pero ang dating kasi sa kanya, ang hindi niya kaya umupo ng 20 hours. Baligalig ako, ref, wala naman akong tutunan. Oo, pupunta ako, ref, bubuksan ko, wala naman akong titingnan. Tapos sasara ko, tapos pabalik ako dito, tapos bubukas na naman yung ref. So, ano, yung ref talaga yung diversion ni Shuta. Nabubura ko, bukasara ng ref. Yung ref talaga yung diversion, hayop. Naku, delikado. Akala niya, parang, ang dating sa kanya, parang tinapos ko na yung trabaho tapos hindi ko siya dinaya sa time. So, yun yung dating sa kanya. Kasi tapos naman yung trabaho kasi eh. So, yung output ko ng 2 hours, yun yung output nung sumunod sa akin pero sagad yung 20 hours. So, gulat na gulat siya kasi alam niyang kaya ng 2 hours to pag nakafocus eh. So, bakit itong isang freelancer umabot ng 20 hours na sagad-sagad? Samantalang yun lang yung nagawa niya. So, yun. May mga clients na talagang alam nila, lalo kung meron na silang ibang freelancers, iko-compare nila yan. Alam na nila yung probable na usual na time na kailangan mong gugulin sa isang task. And magugulat talaga. Eh, ikaw naman pala may kasalanan kaya hindi makapandaya eh. Ayun. Eh, kasalanan mo pala eh. Kasi dalawa yung ano, dalawa yung ni-refer ko sa kanya tapos pareho siyang ginanon. So, nakakahiya naman. Ay, nawala si madam. Hindi na siya na. Oo nga. Hindi na siya nagtanong ulit sa akin. Ayaw na niya magpa-refer. Ako na lang yung binalikan niya. Ayun. Eh, kasi nga, pagka yung hindi ka talaga, ako kasi yung effort talaga sa akin, requirement siya sa freelancing, kasi kung hindi mo siya gagawin, paano na, doon ka na lang. Yung ka lang. Ayun, kung kontento ka na sa doon ka na lang, eh, good job for you. Pero kung ayaw mong mag-effort, don't expect great things kung ayaw mong mag-effort. Huwag kang mag-expect kasi na pamamana. Kasi doon nanggagaling yun eh. Hindi kasi talaga. Oo. Ay, totoo naman, di ba, sa mga teleserye? Di ba, sa mga teleserye, sino ba yung mga pinamamanahan ng malalaki? Di ba, yung mga mababait na apo, yung mga mababait na anak? Oo. Yun naman yung pinamamanahan niya. Yung pinulong sa kanya sa kalye. Yung nahuli siya sa tricycle, pinulot siya. O, mamanahan ko yun kaysa yung anak kong pasaway, di ba? Kung gagamitin natin yung premise na yun, sino ba yung hindi pinamamanahan? Yung mga anak na tamad, yung mga apong walang hiya. Yung alam mo yung may karapatan ka naman pero hindi ka pamamanahan dahil wala kang na ipakitang mabuti sa kanya. Ayun nangyari, right. Luminaw ka na yun. Ha? Luminaw ka. Pinaakyat niya yung construction worker sa bubong, pinaayos yung antena. Hindi ko nga makita yung sa Gogo, di ba makita-kita? Sige, yan o, ang linaw-linaw na loob mo. Charot. Bakit kaya luminaw? Nakikita. Kita-kita yung airport.
Nasisira na mamaya, magkakabangs na siya sa atin. O, di ba? Airport. Gaga, hindi ka four head. Isa kang five head. A for airport. Airport. Hindi ka four head. Isa kang five head. Sige, anlilit ng noon nyo eh. Naya ako Nagsalita. Last word na daw, sabi ni Madam. Ano naman yung pisgi ko? Oo, kasi nakikita ko yung mata ni Madam. Tingnan mo, napipikit na. Basta ano? Ako, at least ako, hindi ako nagdi-diversion sa refrigerator. True. Ako din, hindi ako nagbubukas ng rep para makita siyang umilaw at mamatay yung ilaw sa loob. Hindi ko alam naman. I-imagine ko si Nisa, ano, pag nabubor, nasa tapat ng rep, woo, 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 woo. Ay, ang problema nito, tapos pumapalak. Tapos pag pumapalak, may kasamang workout. Kaloka. Oh, final word mo na raw, madam. Ay, final word na naghihiwalay na raw yung katawang, oh, naghihiwalay na kasi katawang lupa mo eh. Tingnan mo yung mata niya ko, ganun, pumupungay na. Wow. Nakakonsist kayo na. Ang arte naman nito, just go. Go. Final word. After 17 episodes, ngayon ko lang ginalang yung sarili ko. Huwag ka kayo dyan. Pero after 17 episodes, ngayon ka lang umarte. Dati wala ka naman conscious. Ayun, may nalalaman ka pang conscious dyan. Sige, last word. Ano ba? Pros and cons ng ano, ng pag-effort. Ng effort or going extra mile. Siguro cons, di ka pamamanahan ng client mo. Hindi talaga. Oo. Hindi talaga. Di ka pamamanahan ng client mo. Pero sa pros, madami. Unang-una, more than yung business yung mag-gain, mas magigain ka talaga eh. Pag ikaw yung naging proactive, pag naging ano ka, pag if you go beyond or outside the box, or if you parang nag-extra mile ka, mas magigain ka compared sa magigain ng business or ng client mo. At the end of the day, mas magigain ka talaga. Unang-una, makakapag-upskill ka. Mag-i-improve yung knowledge mo, madadagdagan. Yung skills mo magiging updated kasi alam mo naman ang technology natin, sobrang bilis ang changes. And of course, mas magiging competitive ka. Pangalawa, you will be able to build and keep relationship with your clients. So, syempre, karugtong na doon yung retention. You will stay longer with a client or you will add more business within the same client. And syempre, kung mag-end man yung contract nyo, malaki din yung possibility na maging repeat client siya or magkaroon siya ng, parang mag-refer siya ng more business and project for you. Pwede kanyang i-refer. Isa sa best parang advertisement and best marketing ang word of mouth. Tandaan nyo yan. Mas malaki yung ROI ng word of mouth na marketing. And last but not the least, siguro ito yung pinaka hindi ginogol, pero magigain at magigain mo pa rin by being proactive and being parang pag-exert ng effort is yung possible rate increase or at least makakapag-upgrade ka na ng rate mo, ng packages mo, ng price packages mo sa mga susunod na clients. Yun lang yung last word ko. So, in short, mag-effort ka. Walang, not, no buts, no if. Kanina pa sa English ng English eh. Siguro wala na siya sa English. Lasing na ako. Mag-i-English na ako. Saka naghihiwalay na yung katawang lupa niya sa kaluluwa niya. Doon lumalabas. Dito lumalabas sa noon niya, kaya liwanag eh. Charot. Nakikita ko na ang liwanag. Hindi, pasensya na kayo guys kasi sumasideline ako bilang construction worker sa umaga. Kaya ano po siya, pagod ang lola. Bumili siya ng tabla, bumili siya ng circuit breaker, bumili ng siya tubo. Ng tubo, tapos nagtik siya ng simento, magkakabit siya ng haba ng pintuan. Tapos maglilinis pa siya ng atip ng bubong nila mamaya. Truth.
Dahil pipinturahan pa yung bukas. Oo, kasi linisin niya yung gulugod. Yun. Oh, diba? Marami pa siyang lilinisin. Uh-oh. Ayun, sa akin naman, ang effort is, to me, is a requirement if you want to move forward in freelancing. Wala, hindi namin sinasabing mag-effort ka, yung mag-song and dance number ka na may kasamang tatlong tumbling. Kung ayaw mong mag-effort, walang problema yon. Pero don't expect great things kung hindi ka mag-e-effort. Kung happy ka na where you are, well and good for you. Pero kung ayaw mong mag-effort, as I said, don't expect great things. Kasi, again, karmic ang freelancing. And in freelancing, you only get what you give out. So kung ang inilalabas mo lang at kung ano yung nasa parameters ng kontrata mo, huwag kang mag-expect na ibabalik sa'yo ng sobra-sobra. And then lastly is have the right intentions pag nagpapabibo ka or nag-e-effort ka. Kasi kung mali yung intentions mo behind your pag-e-effort, babalik yun sa'yo at pag bumalik yun sa'yo, yari ka. So yun, yun sa akin. Tandaan mo yan. Ayun. Balikian. Kung sino ka ba? Next. Tandaan mo yan. True. Kung sino ka? Tandaan mo yan. Hanggang mamaya. Tandaan mo yan. Oo. Magtanggal ka ng tingan ng braces mo. Wala akong braces. Ano, so, ito na nga. So, ito na nga. Yung effort, siguro, last word ko, dahil na-mention nyo na pareho, ang effort, note ko lang sa inyo, na yung effort, when we say you have to effort, hindi kailangan mas marami kang hours. So, effort ka doon sa mga, effort ka doon sa mga in-explain namin kanina, like pagiging proactive, ganun. Pero don't effort na, wag ka magbigay ng effort na magiging 80 hours ka. Hours. Effort ka ng effort kasi 80 hours, oo. So, hindi yun yung effort na sinasabi. Nasa quality ng output kasi yun eh. If you were, yes, oo. So, wag ka mag-concentrate masyado sa hours, mag-concentrate ka dun sa value na nabibigay mo dun sa client mo. Kasi, at the end of the day, yung worth mo, yung sinasabi ng mga tao na know your worth, is hindi dun sa presyo mo, masyado sa hours mo. Yung worth mo is yung value ano na nabibigay mo sa client value mo. Oo, nakakatulong ka ba? Kasi, kahit na mag 100 hours ka dyan, kung wala ka namang ginagawa, hindi ka nakakatulong sa business. Pinapagastos mo lang ang pinapagastos ng client. Yes, click fun, ganun. Click sa asawa, click sa anak. So, ayun. So, true. Ano lang din, para naman makatulog tayo ng maayos sa gabi. At nang hindi naman yung pinakakain mo sa mga anak mo eh hindi galing sa panggugoyo. Yes, oo. So, at saka, ito yung napapansin kong trend. Kapag yung kinita mo eh galing sa panggugoyo mo, ang sarap magwaldas. Sige, splurge dito, splurge yan, one day millionaire, di ba? Unlike kung alam mong yung bawat sentimo at bawat dolyaras na kinita mo, eh pinaghirapan mo and worthy ka na ma-receive yun, gagamitin mo siya sa mas tamang paraan, mas productive, mas useful. Yun. So, ibig sabihin... Kaya, madaling kitain, madaling mawala. So, ibig sabihin, alam nyo na, pag nakakita ng mga freelancers na kumakaasta, akala mo eh, $50,000 a month ang sweldo. Alam nyo na yan. Ano lang yun? First time na lang nakakaya. Kaya ikaw! Hindi ikaw? Yan nag-effort. Ikaw ako ba talaga yan? Hello! Yes, ikaw. Alam mo ikaw? Ikaw talaga. Tandaan mo, hindi lahat ay patutulpo. Ayun. So, try mo, episode 17. Oh, di ba? So, ay, naku, ito, effort to, ha? Effort tong episode 17. Yes. Oo, effort to. Effort talaga to kasi nga, pagod na si Madam, may nahantok na. So, sa episode 20, may masamang balak tong dalawa. Oo. Dahil kakatipid ko, hindi na ako nakakatikim ng bacon. Dadalaw daw nila ako hoy, ng bacon. Dapat malapit dadala tayo silang bacon. Sa, ano mo, sa frigider mo. Doon sa ref mo, dapat malapit tayo. Kasi pag na-bore siya, magkakalkal siya ng frigider. Tatayo ako. Kaya kuryente ko nito. Nakailangan siya sa ref ng iba. Diba ano ka naman, nag-ayos ka naman ng bahay, ang dadali ni Nisa, buhay na baboy, ikaw magkakatay. Gumawa ka na sa sarili kong bacon. Para maging ano, gagawa ko sarili kong bacon. Diyos ko.
Sarili mong bacon. Bahala sa buhay mo. Bibinyagan daw natin tong bahay-bahayan namin. Ng, ano, sa so, episode 20. Diyan po, dyan po kami mag-meet and greet sa bahay ni Mien. Zan, yung lamba na yun, gagawin naming frame. So, dyan po kayo magsisugod. So, hanapin niyo kung kasha saan. Kasya kami sa hamba na yan. Kasya kaming tatlo. Thank you sa ano. Thank you sa mga... walang sawa. Sumubaybay. At sumama-sabi. Walang sawang sumubaybay. Walang sawang. Makakalain mo yun. Paglalabo-labo. Pag-usapan muna namin yung topic. Pero kung may baka meron din kayong topic na gusto. Mag-suggest kayo ng topic na gusto nyong pag-usapan. Gusto nyo bang mag-demo si... Sige mo mag-demo si Mien kung paano gumawa ng hamba o kaya paano gumawa ng mesa. Vlog na pala. Di-demo niya sa inyo. Diba? Di-demo na niya paano mag-destroy ka ng CPU. Hindi na yun ano, hindi na yun freelancing. Huwag kang ano dyan. Huwag mo ilabas. Freelance carpenter. Kung sa tingin nyo, may mga friends kayo na makaka... kuha ng lesson benefit dito. Kung ano mang lesson may yan. Mga friends kayo. Sana meron. Sana meron. Mga friends yung gusto nyo paringgan. Kasi, dederechahin ko na kayo. Kung, ano, may friends kayo gusto nyo paringgan. Oo. Kami na yung ano, kami na yung haharap. Kami na yung magbubunga nga para sa inyo. Oo. So, kami na yung masamang tao. Yung mga may rant kayo, isend nyo sa amin yung rant pag-uusapan namin. Akuin na namin yung pagiging masamang tao na yan. Effort po itong episode na to. Kita nyo naman, nagsasapawang kami. So, sa bawat effort, sa bawat episode talaga, effort na magsalita ng diretso. Effort. Effort na may maiparating kami message. Na hindi sinisingitan ni Nizza. Magsalita ng dire-diretso na hindi sinisingit. At doon sa dire-diretso kong salita na para hindi sila maka-effort, ay para hindi sila makasingit, di ba? Effort yun. Hingal na hingal nga ako. Okay. Masyang maganda so, bito sa inyong lahat. Maraming salamat. Thank you sa mga nanood. Eh, matutulog na si Madam. Bye. Kakain na tong anak ko. Bye-bye. Sige, bye-bye. Bye. Punta na akong ref. Bye-bye.